Hey, what's up mga Kokote? It's me, Kuya Jet. Welcome sa Quadernos where learning is the name of the game. At kung bago pa lang sa aming YouTube channel, pinutin mo na ang subscribe, like, and share buttons para maging updated ka sa aming videos. And for this lecture video ay tayo ngayon ay magpapatuloy sa ating Ibong Adarna. At tayo ay nasa Aralin 24 na may pamagat na ang paghaharap ni na Don Juan at Haring Salermo na matatagpuan sa mga saknong 1005 hanggang 1058. Ipakilala ang taong tunay na naghirap para sa iyong tagumpay. Ito ang halagang pangkatauhan na ating mapupulot para sa araling ito. Para sa ating nakaraan, nabighani ng husto si Don Juan sa kagandahan ni Doña Maria. Dahil sa tindi ng kanyang paghangay, tinago niya ang damit ng dalaga habang naliligo ito. Nang makaahon si Doña Maria, siya ay galit na hinanap ang kanyang damit. Pagkaraan ng isang oras, si Don Juan ay nagpakita. Inalabas ang damit ni Doña Maria at siya ay nanikluhod at humingi ng tawad. Naramdaman ni Doña Maria ang katapatan ng binata kaya siya ay pinatawad. Dahil sa bilis ng mga pangyayari at marahil may kasabihang may pag-ibig sa unang pagkikita, kapwa sila ay nagkaibigan. Nais makadaupang palad ni Don Juan ang ama ni Doña Maria upang may pagbigay alam ang tapat niyang pag-ibig sa dalaga. Subalit binalaan si Don Juan ni Doña Maria hinggil sa ugali ng amang hari. Nabanggit ni Doña Maria na marami nang nasawi sa paniligaw sa kanya dahil naging bato ang mga ito. Maraming pagsubok na pagdadaanan ng prinsipe, ngunit nangako ang prinsesa na siya ay ang gagawa ng mga utos na ito. Sinabi ni Doña Maria na sa lugar at gabing yaon, sila magkikita upang malaman ang unang utos ng amang hari. Mahirap pakuin ang isang tagumpay o papuri na iba ang may gawa, ngunit magiging madali kung ipakikilala ang tunay na may gawa upang bigyan ng kredito. Paano matatanggap ang isang tagumpay o papuri kung hindi naman ikaw ang may gawa? Ito ang mahalagang katanungan at kaalaman na ating tutukasin at aalamin para sa Aralin 24. Dumako naman tayo para sa mga salitang maaaring sumagabal sa ating pagbabasa ng mga saknong na ito. Ang unang salita ay matatagpuan sa saknong 1012. Ang hanap ay isang langit. Para dito, ang mga salitang ito ay isang tayutay na nagsasabi ang hangad ay isang tapat na pag-ibig. Bayan ninyo ay nasapit sa atas po ng pag-ibig. Pusong lumagi sa hapis, ang hangad ay isang tapat na pag-ibig. Sunod naman natin, taludod ay ang nasa saknong 1013. Ito'y anak ninyong irog na may kasing kahulugan na ang minamahal niyang anak. Sa panagimpay na talos, naririto ang alindog. Talang wala ng paglubog ang minamahal niyang anak. Sunod naman ay ang taludod or yung may linya na may tayutay na nasa saknong 1029. Ito ay ang salitang hinanap ang kamatayan. Para ang ibig sabihin na ito ay hinanap ang sariling kamatayan. Okay, so dito pasaring ng kahalahatan, ano bagat na isipang pumarito itong hunghang hinanap ang sariling kamatayan. Para naman sa saknong 1035, nang ang dusa ay magamot, na may ibig sabihin na upang ang lungkot ay mapawi. Sa palasyo ay nanaog na ang lahat niya ay tulog, dinalaw ang kanyang irog upang ang lungkot ay mapawi. Sunod naman ay ang huli nating saknong na nasa saknong 1058 at ito ay may linyang buhay niyang makikitil. Ayan, o may ibang ibig sabihin na siya'y mamamatay. Okay, gayunpamay, tingnan natin sa bago kong hihilingin. Sa bigat nito, marahil siya may mamamatay. Iyon yung mga, hindi siya mga salita, bago siya ay mga, siguro mga idiomatic expression. Yan, mga idioms sila, or mga tayutay, kumbaga, or yung mga figures of speech natin na mayroong kakaiba o mas malalim na pagkakahulugan na hindi natin masyadong maiintindihan. So kung titingnan natin yung kanilang mga literal na salita, ayan, so mag-iiba ang kanilang kahulugan. So dumako naman tayo sa mga mahalagang katanungan. Unang tanong, ilarawan ang pagbabatian ni Haring Salermo at Don Juan. So dito maayos ang kanilang pagbabatian, kung saan ay binati nila ang isa't isa ng isang magandang hapon. Ayan, so dito masasabi natin na may paggalang si
Don Juan para sa Haring Salermo. Kung hindi siguro nagpakita ng paggalang si Don Juan kay Haring Salermo, ay malamang sa pagbati pa lang ng magandang hapon ay namatay at naging bato na si Don Juan. Ikalawa, anong kaugulay ang Pilipino ang pinakikita ni Don Juan nang papanhikin siya ni Haring Salermo? Ayan, so dito ay ang pamamanhikan ang naging isang kaugulay ang Pilipino ang pinamalas ni Don Juan, kung saan si Don Juan ay umaakyat ng ligaw para sa ama ng kanyang iniibig. Ikatlo, ano ang unang utos ni Haring Salermo kay Don Juan? Ilahad ang sunod-sunod na dapat gawin ni Don Juan. Isulat ang sagot sa graphics na nakikita ninyo sa ating screen. So dito merong anim na hakbang. Ang unang hakbang ay kunin niya yung trigo. Ikalawa, kapag nakita niya yung trigo ay marapat niya na itong ingatan. Dahil ikatlo, titibagin niya dapat yung isang napakataas na bundok at gagawin niya itong isang kapatagan. Ikaapat, kapag naging kapatagan na ito ay tatanim niya na ang trigo. Ikalima, patutubuin niya ang trigo at ito ay kanyang aanihin kinaumagahan. At ang huli ay gagawin niyang isang tinapay ang trigong kanyang tinanim at inani. At ito ang magsisilbing umagahan ng Haring Salermo kinabukasan. Ikaapat, paano tinanggap ni Don Juan ang narinig na utos? Tinanggap ni Don Juan ang narinig na utos sa pamamagitan ng pagkuha at pagtanggap ng trigo at pagsimula ng pagtibag ng bundok sa nasa kanyang harapan. Ayan. Dito ay hindi na umangal si Don Juan, bagkus siya ay gumawa na lamang ng mga hakbang ni Haring Salermo. Ikalima, bakit natitigilan si Don Juan sa pagsubok na daraanan niya samantalang buo ang loob ni Doña Maria na malalampasan ito? Dahil nga naman napaka-imposible nga namang magtibag ng bundok at gawin ito ng kabataan ng magdamag lamang. Ayan, so for example, bibigyan lamang siya ng at least 6 hours para tibagin yung bundok, tapos patutubuin niya pa yung trigo, 'di ba nga ang isang halaman tumutubo ng linggo pa nga yung tinatagal, minsan taon pa bago pa mamunga, diba? So yun yung pinangangamba ni Don Juan kung paano niya gagawin ang mga bagay na iyon. Pero si Doña Maria ay malakas ang loob na malalampasan niya ito, dahil si Doña Maria ay may salamangka na siyang tutulong mamaya para kay Don Juan. Ika-anim, paghambingin ang mahikang hawak ni ng mag-amang hari at Doña Maria. So dito nasabi na ang mahika ni Haring Salermo ay hawak ng mga negra, or ito ay merong black magic. So yung kay Doña Maria naman, nasabing si Doña Maria ay merong salamangkang blanca. Ikapito, paano natupad ni Don Juan ang utos ni Haring Salermo? Natupad ni Don Juan ang utos ni Haring Salermo sa pamamagitan ng salamangka ni Doña Maria. Ayan. So, kung hindi tumulong si Doña Maria sa pagtibag at sa pagtubo ng trigo, ay malamang sa malamang ay hindi niya mapagtatagumpayan ito at si Don Juan ay bibilang na rin sa isa sa mga batong nasa paligid ng pinaliliguan ni Doña Maria. Ikawalo, natuwa ba ang hari nang magtagumpay si Don Juan sa kanyang kahilingan ipaliwanag? Oo, natuwa si Haring Salermo sa pagtagumpay ni Don Juan sa kanyang kahilingan, dahil nakita niya ang isang napakasarap na tinapay mula sa trigong kanyang itinanim at pinatubo mula sa isang bundok na naging kapatagan, tapos yun pa nga, iningatan niya yung trigo. So ibig sabihin nito ay determinado talaga si Don Juan na mapasakay Doña Maria, pero hindi alam ng hari na si Doña Maria ang may kagagawan ng lahat ng ito. Kung ikaw si Don Juan, maituring mo bang isang tagumpay o karangalan para sa iyo ang papuri na hindi naman ikaw ang naghirap? Para sa akin, kung ako si Don Juan, ay hindi ko ito ituturing na bilang isang tagumpay o sarili kong karangalan, dahil si Doña Maria ang tanging naghirap ng mga yon upang lamang ay maakit ang interes o yung mood ng amang si Haring Salermo.
So dito, napakaraming bagay ang ating napulot na aral. So para sa ating ginintoang aral, ang buhay ay isang paglalakbay. Sa bawat paglalakbay, may dalawang uri ng daan ang tatahakin. Ang unang daan ay ang marumi, masukal at bako-bako at ang isa ay malinis, maayos at batag. Katulad sa tao, laging may dalawang daan ang kaakibat niya sa buhay. Ang una ay ang daang may panganib, pagsubok o pagkabigo at ang daang laging may kaligayahan, kaayusan at kasaganahan. Ang buhay ay sadyang ganito, may mga pagsubok at may kapayapaan ng loob. Sa pagkakataong may matindi kang problema o pagsubok, kinakaya mo itong malutas sa abot ng iyong makakaya. Ngunit minsan ay naghahanap ka ng taong masasandigan upang maibisan man lang ang hirap ng kalooban. Kaya lang kung minsan, paano mo masasabing ang problema ay nalampasan kung ang gumagawa niyan ay ibang tao? Hindi masama ang ikaw ay may karamay sa mga suliraning iyong pinapasan. Lahat tayo ay hindi maaaring mabuhay ng nag-iisa. Hindi rin tayo maaaring mabuhay para sa sarili lamang. Napakaraming proyekto at programa ng bansa na nagtagumpay. Ngunit ipinapasa ng mga ito sa mga pambansa at lokal na opisyales. Mag-uusap sila tuloy ang pagpupulong. Tapos ipinapasa sa mga kanikanyang mga sinasakupan. At ginagawa naman ng mga ito ang buong husay. Ngunit ang nakakalungkot kung minsan, sa tagumpay na nakamit ng mga inatasan, ang kredito ay hindi kanila kundi hindi sa mga nakatataas. Sila ay iyong pumapapel na akala mo ay sila ang nagpakahirap. Sa araling ito, ang pangunahing tauhan ay nahaharap sa mga pagsubok. Bagamat na pagtagumpayan ni Don Juan ang pinapagawa ng hari, hindi siya masaya dahil hindi siya ang gumawa nito. Dapat nating itaandaan at sa alang-alang na una, taus-pusong magpasalamat sa mga taong naging bahagi ng tagumpay. Ikalawa, huwag maging laging palaasa, sikaping gumawa rin. Ikatlo, ipabatid sa iba na ang recognition ay hindi lamang sa iyo, kundi sa tulong din ng mga taong nagmamahal at nagmamalasakit para sa isang layunin. At dahil na-realize mo na dapat kang magbigay ng kredito, sino ang mga taong gusto mong pasalamatan na siyang nag-angat sa iyo para makamit ang iyong tagumpay?